Magandang umaga, mga kasabongero. Sabong Nation, lalong-lalo sa Sabong Nation. Andito po tayo ngayon sa EP Rooster Beer Farm, dito po sa Agusan del Sur. And maipapakita po natin namaya yung mga different blends na ginagawa ko as a breeder. Eh, naghahanap tayo ng magandang body confirmation, yung utak, at saka pinaka-importante, yung winning line ni Kaka. Because there are roosters na magagaling and everything, kompleto yan. But in the pit, magtataka ka ba't natatalo ng natatalo? Yun po ang isang challenge bilang isang breeder, is really sa blending, and then kung mananalo siya pagdating sa pit. Especially ngayon, na ang stag competition is getting stiffer. Ang labanan, talagang mabigat ang mga breeders ngayong mga panahon. So actually, you have to look for a way na how to counter and how to make sure na tumaas po yung winning averaging ng ating breeding. Yun lang naman po talaga ang isa sa kagustuhan ng isang breeder, na yung kanyang blend or breeding niya magpanalo, magaling sa away, and yun ang happy moment kung tawagin nga na hindi nababayaran po ng pera. Kung hindi, you satisfy your own ego na because of your blending, eh nakuha mo yung gusto mo at nagpanalo, and that's about everything a breeder wants to do. And gusto yung showtime, na ibig sabihin talagang nagliliparan ng gusto. But in my case, I look for a rooster na body puncher and may utak talaga importante. He knows how to read his opponent and he knows how to adjust, which is quite difficult to understand actually. But may mga utak din yung manok, katulad ng tao. So may matalino, may bobo din sa away. Just like a boxer, very, very wet. So it's quite difficult to breed here. Salamat po sa Thunderbird at talagang ang support nila sa akin. Eh, sa gamot, bakuna, and everything. Kaya po nasusustain po natin yung ating breeding dito. Pero compared to other provinces, napakahirap po mag-breed dito dahil nga sa climate ng ating probinsya. But then again, katulad ng nakita po natin, may bawat palo ng manok umaakit konti. Yun po ang isa sa characteristic na hinahanap ko bilang isang sabongero. Malalaki yung balikat. But this particular chicken, hindi po ito talaga mabalikat, pero magaling po. So far, itong tag season na to, napakaganda po ng resulta ng mga anak dito. Ito po ang ating Bomax Kelso dito po sa ating farm dito sa EP Rooster Beef. Nothing spectacular, no? Wala naman makitang sabihin na natin yung hinahanap ng karabihan. But ako, importante din sa akin yung pagbibigay ng paa. Kung hindi po ako nagkakamali, kung nakita niyo po yung sabitaw, wala siya ganong no fancy thing. But yung pag pumalo, andun po, dinideliver yung paa. And that's really one characteristic na talagang hinahanap ko lang sa manok. Dahil sa klase ng laban ngayon, maraming palo, hindi kagad mabuwal, nagagantihan pa. Eh, wag lang magpasama ng una, ganun lang yon. Kaya ito ang ating Yosiline. Masaya ang kwento ng Yosiline. Ikikwento po natin yan mamaya, paglipat natin dun sa cold area sa ating isang farm, doon naman sa kabila. Ngayon, dito tayo sa ating mounting breeding pen. Ito po yung ating battery cages ngayon dito sa ating pagbibreed. Since 2012, we started experimenting on battery cages, at sa tulong ng ating vet from Thunderbird, si Doc Paulo Reyes, ako na assist po, na alagaan, at nakikita ng kung anong problema. Importante po, tumawag ka agad ng vet. Ito po nga si Labok Tusik, andito rin ngayon sa atin, kasama natin, which is tuwantuwa ako. At again, ibabalik ko, very supportive ang Thunderbird sa EP Roosterbill Farm. Sa ating case po, no, ito po ang experience ko with battery cages. Magkasakit po ang inahin, madali po natin makita, and at the same time yung efficiency ng pag-iitlog po. At saka, lalong-lalo na particular tayo sa mating, at saka yung fertility, malalaman po natin kung yung particular inahin magaling mag-produce ng itlog, and at the same time yung fertility niya, which is very, very important. Because like right now, less than 100 hens ito. But annually, nakaka-produce po tayo ng mga about 700 stags, no? Ang ating production. And
next year, we're trying to get 1,000 heads ang ating ma-produce po na makukord. Pero pagpipilian pa po yun. So, ito po yung ating breeding area, yung interesado po. Just please get in touch with Doc Pau or kay Kenneth, yung ating farm manager, para po kung interesado po kayo na subukan po yung aking mga bloodline, in which karamihan naman ng breeders by iba-ibang bloodline or by ibang breeders din, tatlo, apat lang na bloodline. But in my case, may baseline tayo, yung roundhead. Then, meron tayong kelso, meron din po tayong mga sweater at itong mga itim and hatches, no? At mga puti off colors, because mahilig talaga ako sa off color, lalong-lalo na ngayon labanan, kailangan mo talaga while sa range, kailangan merong mga iba-ibang kulay para pagdating sa pit, hindi po maninibago yung ating stud. Kasi may kasama na silang mga off colors when they were still growing up in the range area.